Hi, Kuya Renelo. Kumusta ka dito sa bahay na mag-isa? Yan po si Kuya Renelo, guys. Mahilig po siya mag-gitara at mahilig siya magkanta. What's up, mga maninay? Kumusta po kayo? And for today's video, kakarating ko lang po galing sa market at pag-uusapan natin ngayon kung magkano ang budget ko for 1 month dito sa Saudi Arabia bilang isang waiter, kung magastos ba ako or hindi. Diba? Ngayon malalaman nyo na kung bakit ako nag-iPhone dahil sa sobrang pagtitipid ko. Hahaha. To be honest, para sa akin, mahirap ang salitang pagbabudget at pagtitipid kahit wala akong asawa at wala akong mga anak. At kahit sasabihin yung nasa abroad kami at marami kaming pera, nagtitipid pa rin kami dahil once na ang pera ay malabas mo na sa bulsa mo at mapapadala mo na sa Pilipinas, hindi mo na yun maibabalik. For sure, gagastusin na yun nila. At sa mga taong mahilig manglait sa mga OFW at sasabihan kaming kurepot, pues, huwag niyong sabihin yan dahil ang buhay dito ay hindi madali. Ginagawa namin ang lahat ng paraan sa pagtitipid para makaraos kami at may maipapadala kami sa aming mahal sa buhay sa Pilipinas. At sa mga kapo OFW ko na pagod na sa hamon ng buhay, huwag kayong sumuko. Lagi nating isipin kung bakit at ano ang purpose kung bakit tayo nandito sa abroad, di ba? Diba? Laban lang, laban, laban, laban. Naalala ko tuloy nung dati nag-a-apply pa lang ako at naghahanap ng pera pambayad ng placement. Diyos ko, walang namamansin sa mga chat ko sa Messenger. Pero ngayon at nakikita na nila ako kung ano yung mga pinopost ko sa social media. Diyos ko, ang daming nag-chat, ang daming manghingi ng donation, ang daming manghingi ng solicitation. Ako po, hindi na may pinupulot ang pera dito sa abroad. Pareha lang tayo ng estado sa buhay. Yun nga lang, dito ako sa abroad, ikaw nandyan sa Pilipinas. At sana naman maintindihan nyo yun. Tapos magagalit kayo pag tinatanggihan namin kayo. Diyos ko, may mga plano po kami sa buhay, mga pinapriority din po kami. Kagaya nyo, may iniisip din para sa pamilya. So okay na, tama na ang drama. Diyos ko po, ang pag-uusapan lang naman natin ay magkano ang budget ko. Sige na, sasabihin ko na sa inyo. Ang budget ko po dito sa Saudi sa isang buwan ay 200 riyal. Ang 200 riyal na yan ay gagamitin ko sa buong buwan, which is equivalent to 3,000 pesos sa ating bansa. Sa isang buwan, nakakaubos po ako na 10 kilong bigas, 3 kilong manok, 3 kilong isda, at 4 na kilong salaysaring gulay, at 1 kilong baka. Minsan din po bumibili ako ng 1 kilong pusit at kalahating kilong shrimp. Lahat po yan ay kasya sa isang buwan. Minsan nga din po ay may tira-tira pa. Kasi pag minsan naumay ako sa mga imbako sa reef, bumibili din po ako ng mga sausage like hotdog, longganisa at iba pa. Minsan itlog din. At minsan pagod ako, nagno-noodles lang ako. Tsaka nga pala nakalimutan kong sabihin sa inyo. Twice a day lang po pala kami kumakain dito at nasasanay na rin ako. At kung napapansin niyo, lahat ng isda ay binibilang ko at binabalot sa isang plastic. Ganyan po ako mag-budget, bali isang balot ng plastic ay isang kainan na po yan at minsan dalawang beses ko na po kinakain yan sa gabi at sa umaga. Aside po na hindi po lahat ng isda madi-defrost kapag napiluto ako, natutunan ko pa yan sa mami ko nung dati nag-working ako sa high school. Lagi ko po siyang nakikita na nagbabalot ng isda, kaya budget na po yan sa isang araw. Actually guys, lahat ng bagay na ginagawa ko dito na mag-isa ay hindi ko po talaga alam yan. Sadyang natutunan ko lang po yan nung namatay ang mama ko at alam ko na kung paano mag-iisip at pagdiskarte sa buhay dahil alam kong wala na akong malalapitan sa oras ng kagipitan. Mga manenay, minsan tinatanong ko yung sarili ko, ba't ako nagtitipid? Wala naman akong pamilyang binubuhay sa Pilipinas. Pero lagi kong naalala si mama nung buhay pa siya. Lagi niyang sinasabi sa akin, huwag kang magwaldas ng pera, magtipid ka. Alalahanin mo lagi yung papa mo, alalahanin mo yung kuya mo. Basta thankful ako kay God kung ano yung binibigay niya sa akin. Kahit anumang sakit ang naranasan ko noon, binabaliwala ko na lang yun. At binaon ko na sa limot dahil alam kong hindi ako pinabayaan ni God sa lahat ng mga paghihirap ko. Thank you for watching, mga maninay! See you sa next video ko!